Yes. Ma'am, bit ako sa politika, no po, ah. Last time we talked, parang nagbanggit ka na parang hindi pa sure, 'di ba, kung kayo ba ay tatakbo muli sa pagka senador. Anong political plans ninyo for 2025? May kalinawan na po ba ngayon? Wala pa po akong problema. Mas ano ko ang pinaka-decision ko po ngayon ay hindi po ako sasali sa electoral fray for next year, anuman ang posisyon. Yan ang aking decision ngayon. Now, meron pang few months before the filing of the Certificate of Candidacy. May mga nagsasabi, pwede pang magbago ang isip ko. Pero sa ngayon po, hindi po talaga ako minded to run for any public office next year. Dahil may iba pa po akong mga priorities. Marami pa po akong mga inaisikaso sa buhay ko. Tumutulong po ako sa mga advokasya. At tumutulong po ako sa partido ng Liberal Party at sa kanyang sectoral wing na mamamayang liberal. And speaking, doon po ako nakakommit. Yeah, yeah. Opo, Senator. Yes. Speaking of the party, ano po, pag nakita mo yung survey, naku po, parang walang naangat po na ano na opposition. Oh. And particularly ng Liberal Party. Pag tinignan mo, lumang pangalan, no? Except for sila, Tulfo Brothers. Uh-oh. Mga lumang pangalan ang nandyan sa survey po. Yun na nga po, it's really frustrating. Now, we are offering really very qualified candidates. We are offering competent ones, truly, you know, intelligent, hardworking, with good track record. And in the character is, you know, their integrity is intact. Pero medyo uphill pa ho ang laban sa based on the surveys. Pero malayo-layo pa po eh. Malayo-layo pa po ang eleksyon. Kaya nga ho talaga namang puspusan ang magiging preparasyon ng Liberal Party. Next week, in fact, we're going to have a ManCom meeting, yung LP, para pag-usapan talaga yung pinakaplano para ipaangat ang ranking, ipaangat ang popularity, ang acceptability, and winnability ng aming mga magiging kandidato. But you will have full 12 candidates late o hindi kakayanin yung 12? Hindi pa ho namin yan masasagot. Pero ang ano ho is that dadagdagan ho yung 3 so far doon sa opposition na naririnig nyo na kung mga sino yon. Si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Bam Aquino, and Attorney Dean Chel Jocno. Ayun, more or less, although wala pa pong official announcement, sila po ang ino-offer ng opposition. Now, as to whether there will be others, pag-uusapan pa po yan. I think there will be others. But whether or not it will be a complete slate, that's still under discussion. Oh, okay. So hindi pa natin Pero syempre, ideally, Dose, dapat ikompleto. Opo. Pero hindi naman kailangan pilitin kung hindi kaya. Kasi importante, makapasok talaga kami ng ilan sa aming mga pambato. Opo. Doon kami magfo-focus. Sa mga main. Opo. Si former Vice President Lenny Robredo, sure na po 'yon. Local na po siya. Doon sa Naga. Is she running for mayor? Yes, for mayor of Naga. Mayor siya. Nasabi na po niya 'yan so publicly. Sure na. Naparating na rin po 'yan sa LP. Because she's part of the LP at sa Naga nga po, yun ang kanyang naging desisyon. She really wants to really preserve the legacy of former mayor and former secretary Jesse Robredo na marami daw po siyang dapat din ayusin sa Naga City and you know, showcase Naga City as an exemplar for LGU leadership. Na ipapakita niya na kaya basta ba good governance ang ipatupad at with enough determination and passion, kaya ng isang local leader na maging example on a national level. Okay. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.